Ayan, tapos sabi ng pinuno, utu-utu kayo.
tetap mau galau-galaunya. Dapat mailagay ang pagpanilang ito sa lengang pusa. Ang tunog ay magsisilbing babala sa atin na siya ay nasa malapit. Sa gayon, makakapagtago agad tayo sa ating mga lugga. May palapakan ngayon ng mga daga. Kami sa kapalitan ng Diyos, may palapakan sila. Yan. Pagkatapos, syempre, dahil kailangan nilang lagyan ng pagpanilang leeg ng daga, sabi niyo ng pinuno, naging seryos ang musura ng lahat. Nakapigit ang pinuno ng isang batak. Sabi niya, kailangan natin ang magpero, sino ang maglalagay ng kampanilang yan sa leeg ng pusa? Tanong ng dagang ang kulegla, inutuloy natin yung pinuno. Sino ang maglalagay ng kampanilang yan sa leeg ng pusa? Pagkatapos, sabi ng pinuno, nagturo sa lahat. Isa sa inyo, sabi niya. Tapos, takot na nagtinginan ng mga daga. Nagtinginan ng lahat, isa lang ang mata. Ayan, takot ngayon ng mga daga. Pagkatapos, sabi niya yan, nakita ng pinuno na walang gusto maglagay ng kampanya sa leeg ng pusa. Medyo na yung ng pinuno. Sabi niya, habang umubo, umubo ngayon yung pinuno. Umubo, hindi umubo. Matanda na ako, tingnan niyo yung iroyum ako, sabi niya. Matanda na ako para gawin niya yan. Saka siya nagmubo. Pagkatapos, sabi niya ng isang babae, yung kulay brown na daga, sabi niya yung daga, sabi niya, pwedeng gawin niya ni Luman, tinuro niya ang lahat ng daga. Pwedeng gawin niya ni Luman, maliban sa akin, saan ngayon umalis ng daga. Pumunta na sa tauhuan. Pagkatapos, nagmayabang ang isang daga, sabi ni Luman sa silver, mayabang na tumasok, tumasok sa daga. Sabay sabi, tiya! Na hindi ako. Tumubo na ngayon yung daga din. Pagkatapos, lahat na ng mga daga ay sabi, hindi rin ako, sabi nila. Hindi kami, kaya umubo na ngayon ang lahat ng daga. Pagkatapos, nalukot niya ng pinuno. Isa-isang nagsipag-sintabi at umalis ng mga daga. Kumuko ngayon ng pinuno, sabi ng nagkukwento. Pagkatapos, sabi niya, sa bandang huli, walang nagawang paraan para malutas ang kanilang problema. At doon nagawa ka sa